Namin tas dito, dito malalaki dito. Namin tas daw kahapon, sino nanay, kaya walang ganong malalaking bunga. Tama na to, okay na. Maraming maraming salamat po sa may-ari, sa aming sekretaryo ng aming asosyon. Ayan po. At least meron tayong, ika nga, palagi kong iniulit, kapag mayroon kang itinanim, meron kang anihin. Kapag meron kang isinuksok, meron kang dudukutin. Ayun po guys. Banda naman doon sa tabi ng aking muntinlampa ay siling panigang. Itong ano, itong sitaw, yung po may bunga, kaya lang, sad to say, in-sprayan po ako daw kahapon. Mahirap na. Mahirap na malason. Ayun, may bunga na yung mga dikal po. Ayun, dikal, magaganda yung, ano, yung bunga. Oh. Anong dekal ko? Matas la? Maragul la? Anong pumarong tanan? Makaya po yung gabong ka ito. Patabaya po. Kini ko niya padala. Ano? Matas na mga rabol ng mga niya. Tilo lang ang pun. Ay puso. Tilo puso? Ano niya? Sayo mo. Alam ko rin itong Indian to. Dara, hotel na dadagul natin. Anong kuya ko na po, nayabono na rin may mo, ano, wap. May nala yan, ano? May nala, pinako. Diyan din, ko lang nabono ko nila yan. Abono ko, unang kakasal yung kapatid namin bukas, hindi ko makakabonohan. Baka salunin sa abonohan ko ulit. Nala sa likod. Pagod. Ito naman po yung siling panigang. Kaso po, nag-harvest sila kahapon. Okay na, okay na. Kaya pili na lang kayo ng ano. Okay na ben. Ayan, nag-harvest kahapon kaya walang bunga. Binigyan na kami ng talong, binibigyan pa kami ng siling panigang. Para kumpleto, kaya lang siling labuyo, siling ano. Okay na itong talong sa amin. Siling panigang at saka sana sitaw. Kaso, kami nagpapasalamat. Na-sprayan po yung ano, yung sitaw. Kaya, yun. Bo, bato-bato kin, eh. Yan. Ito na, sabi mo nga mo naman. Kuna, Mitch, oh. Kalar yan. Wo. Wo, pwede yan. Ito, ito ka timpale. Lele dalan. Ayos timpale. Ay, babait na. Ayan naman yung aking kalabaw. Malapit na ang mga anak, silinlin. Panayak man nakbag, anila pa na gulot. Yan po yung paraan ng pagpuputol ng puno na matataas na hindi kailangan na manira ng yero. So, nasa paraan yan. Yung hawak-hawak niya kaninang yan andito sa
nasa tapat ng bubungan dito. Ngayon, tinali niya sa ano, katapos nung umikot yung ano, yung sanga na malaki na yan. Ayun, dun bumagsak. Wala siyang tinamaang ang yero. Kaya maganda yung pamamaraan niya. Paano yung pag buputol ng kahoy na matataas, lalo na sa mga merong yero. Pasensya na po, kahapon na hindi ko na natapos yung video ko dun sa nung namimitas ng talong yung aking mga kasamang mga aming board member sa aming asosyon. Ito, dito ko na lang itinuloy yung paano yung pagputol ng punong kahoy na hindi kailangan masira yung bubungan ng yero. So wala siyang tinamaang yero. Pagkusay malapit dito sa aking bubungan itong aking abukado. Eh may bagyo pa naman bukas. Ay, minarga yung kay binder. Mukha yung binder, huling makapalapad dyan, talo sa isa na lang natitira, yun na lang. O, napagod si kuya, natutulog na sa ano, sa sanga. Ang lalaki ng ano ko. So yun na lang ang remaining na sanga. Tapos matatapos na. Kasi kung hindi ko papuputol ito, yung bubungan, malaki ang gagastusin pag sakaling nabali. Malaki ang gagastusin sa pag-repair ng bubungan. Eh dito, magkano lang ang ibabayad mo. Eh, maganda naman yung pamamaraan niya. Wala siyang tinamaan na ano sa yero. Nanguhulog yung bunga ng aking mga ano, dalangita.
Ismail ka pa, bato. Patulata ka, Jericho. Ay, benda ka karyal, umbas sa kanina yan. Sabi mo po itang malapit niya, umulay kami. Mag-viral ka. Mag-viral ka kanya. Ito pong bisang nga pa kutudutong mga atas. Kontakin niyo ko mo. Kontakin niyo lang ako. Kata kukontakin ko itong magaling magputol ng punong kahoy. Ayan po, wala siyang tinamaan dito sa bubungan ng aking bahay. Ayan. Ang dami niyang naputol. Yun lang yung konting ano, yung ano ng kulong, ano ng aking mga pato. Watuki ko. Ayan, nangulog na. Yung tao nakakapit. Andun. Oh, isa na lang. Ayan po. Inaano niya yung, tinatantya niya yung kung saan niya itatali para umikot yung sanga papunta dito sa loob. Hindi siya pupunta doon sa kabila ng lote. Kaya titingnan natin kung paano niya gagawin yan. Kumbaga sa bilyar, susubukan niyang pipinahan niya. Noyo, no, may pagpakanyan yun. Alam mo, puto, pati ka, Tuki. Tuki ko. Pakatiro ka yung patong malaw siya. Sigurado kandog pa kanya kayang gabon.
Ay, tigre. Ayan po, tinatantya kung saan niya itatali. Pagkatapos, pag puputulon niya yan, iikot yung sanga. Paikot. Kung saan niya gustong papuntahin yung ano yung sanga, ano yun yung tali. Kaya tinatantya niya kung saan saan niya tatali at saka saan niya puputulin. Tapang ng ano. Pwede siya magtrabaho sa mga transmitter ng mga cellphone at saka sa hambuklaw. O, wala man siyang harness. Ingay mo. Una, kukuhanan natin ng ano para makita natin yung actual na pagputol at kung saan pupunta banda yung sanga na yan. Kasi yan ay talagang nakatapat sa ubungan ng aking bahay. Kapag yan ay bumagsak, halimbawa may bagyo, malaking, siguradong malaking damage ang mangyayari. Ayan po. Umpisa ng putulin. Tingnan natin kung saan direction pupunta yung sanga na yan. Ayan na po, malapit na. Oh, walang kukurap. Para makita niyo kung saan direction pupunta yung pinuputol na sanga. Kaya yan po, malapit na. Yan na. Ayan na. Okay, lain na. Ayan po. Wala siyang tinamaan. At nakabitin lang. Ayan o. Ayan ang tali. Nakabitin siya doon sa taas. So, tama-tama yung pagkakatali niya. Wala nga naman siya tinamaan. Ang galing niyang magano. Mag-karkula ng kung saan niya gustong ipaano yung
yung pinuputol na sanga. Ayun po guys. Galing niya, no? So, yun po guys. Ito ko na po natapos ang aking unting video na to. Ang pagpuputol ng punong kahoy dito sa likod bahay. Muli po, ako'y nagpapasalamat sa inyong panonood. Mag-ingat po tayo. Ito po ang inyong lingkod sa Dikyakabod, Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Jesus love us. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye.